Pakita ko muna yung itsura niya. Okay? Ang bagong-bagong KYP. Ayan. Tensya na kayo, ha? Hindi tayo nakakabili ng ganito, eh. Okay? So, isa pang tip, mga katagumpay. Sabi nila, paano kapag walang payroll? Madali lang. Halimbawa, may nagpapadala sa inyo ng pera. Yung 3 months na remittance sa inyo, pwede na yon. Okay, maraming nagsasabi na, paano pag wala akong trabaho, pinapadalhan lang ako ng tita ko, pinapadalhan lang ako ng mami ko. So yun, kung meron ko yung dalawang valid ID, tapos lisensya, tapos yung remittance sa inyo. Okay, comment nyo sa baba. Tapos, syempre, lagi nating rule, ito yung pananalunan nyo, grand prize na natin to ngayon. Okay, syempre, etong 5 to, doon sa mga magko-comment sa baba pa rin na, syempre, parang pinaka-consolation prize na rin to, na may tamang sagot, pero hindi sila ang nauna. Intro tayo. Kamusta mga katagumpay? Anong balita sa inyo? Sa mga mahilig sa motor dyan? This is your man, JTB again. At tuloy-tuloy na natin to. Mahirap mag-vlog ngayon sa labas kasi alam naman natin na merong malagarap na ngayon na NCOV, isang virus na dineclare na pandemic. At dito lang tayo sa bahay mga katagumpay. Makakapag-vlog pero good thing kasi may i-review tayo ngayong isang helmet na mamahalin. Or nasa mid-class. At papaliwanag ko sa inyo mga katagumpay, may isang din tayong topic. May isa rin tayong topic ngayon. At matutuwa kayo kasi mayroong mga nagko-comment sa akin na madalas na ano daw yung mga unang requirements bago kumuha ng lisensya. Bago kumuha ng motor. So, hindi lang basta motor or hindi lang basta pan-down mga katagumpay. Yung intindihin nyo kapag kumuha kayo ng motor. At yun yung topic natin ngayon. At dadagdagan ko pa mga katagumpay dahil dyan, yung mga nag-sponsor kasi sa atin, itong mga cover ng shock ng NMAX mga tol. At gusto ko na, hindi ko naman magagamit to, ayan, yung mga binigay sa atin na sponsor. Crits Legarda, maraming salamat. Pero mas okay na ipamigay na lang natin to sa mga subscribers natin, okay? Sa mga NMAX yan. Actually, usually, hindi naman pang NMAX lang to. Nakalagay lang yung NMAX, pero pwede nyo magamit yung Fox sa likod. Ayan. Pwede rin siyang pang bike. At pwede rin siyang pang kahit anong moto. Okay? Sa loob nyo na lang ilagay yung NMAX. Sa labas yung Fox kung hindi kayo naka-NMAX. Pero nasa yun pa rin kung anong trip nyo. Okay? So, eto pa mga tol. Meron din tayong mga charger ng iPhones dito. Siguro mga 6 pa to. Mga adapter ng iPhones. Pamibigay ko na lang din to ngayon mga katagumpay. Sa mga subscribers ko lang to ha. Syempre, kung hindi ko na-subscribe, subscribe ka na ngayon, tsaka notification bell para malagi kong ma-notify sa aking channel. Okay? Nandito tayo ngayon sa bahay mga katagumpay. Kung makikita nyo, ayan, naka-self-quarantine na rin yung computer ko. Actually, wala na pala tayong computer ngayon kasi kukunin na yung video card natin. Okay? Kung may mga nagbebenta dyan ng video card, benta nyo na sa akin. Eto, yung helmet mga tol. Ayan, na i-review natin ngayon dito sa bahay namin. Shout out nga pala mga tol kay Robin Gregorio, ang gamit ng Raider 150. Pinahirapan niya tayo para i-review ito ngayon. Okay? So, patungko na lang muna itong camera ko para mas makita niyo ako ng mas ayos. So, ayan mga katagumpay. Pinatungko lang naman yung camera ko. Ganun naman yung usually na nangyayari kapag nagba-vlog. Wala naman akong ibang alam. Kasi ang tagal kong hindi nag-vlog dito sa bahay. Kung mapansin nyo doon sa mga videos ko, lagi tayo nasa labas. Pero dahil nga, merong virus na lumalaganap, nag-suspend na yung ibang dealer tulad ng Yamaha ng suspension sa kanilang mga opisina. At hindi tayo makakapag-vlog doon. Tapos, nahiyadi naman ako mag-approach doon sa mga requests nyo na motor na i-review natin. At, ayun nga, hindi tayo makakapag-review kasi nga, bawal mag-beso-beso, bawal mag-review. Diba? So, ito yung helmet mga tol. Ano ba unahin natin? Yung requirements dun sa pagkuha ng driver's license or yung ito. Giveaway, ito muna siguro tapos sasabihin ko yung requirements sa pagkuha ng driver's license. Tapos, giveaway tayo. Okay? So, ngayon, pakita muna natin to.
itong helmet mga tol na binili ng tropa ko sa halagang mamayan na. Makita ko muna itsura niya. Okay? Ang bagong-bagong kay YT. Ayan. Tensya na kayo ha. Hindi tayo nakakabili ng ganito eh. Okay? Kaya review-review na lang muna tayo. So, ito na ang KYT na helmet. Makikita nyo mga katagumpay. Check ko lang yung size muna mga tol ha. Kasi mahirap daw mahanap yung size ng KYT. Ito large. Makikita nyo, large siya. Hindi natin siya pwedeng isuot. Kasi XL tayo, medyo malaki yung ulo natin. Literal na malaki yung ulo natin. Kasi nga, 30,000 subscriber na tayo. Okay? Ayan. Makikita nyo, ito ay isang full-face helmet na ginawa ng KYT. At makikita nyo, clear yung visor niya. Dual visor siya, mga katagumpay. Okay, sa mga hindi nakakaalam, dual visor. Bakit nagdu-dual visor ang isang helmet? Dual visor. Halimbawa, clear yung helmet natin, yung nasa unahan, syempre, or pag morning, kailangan clear yung visor natin. Ayan. At nagdu-dual visor siya, makikita nyo, yung makikita kayong button dito, ito, makita ko ha, angat muna natin yung screen, yung visor sa unahan. Ayan. At makikita nyo, may makikita kayo dito na isang button. Ayan. Ito, di ba? Pag nakaganyan, normal. Ayan, na visor, na clear. Pag morning. At kapag mainit, i-click nyo lang or i-press nyo lang pababa ito. Pataas pala, sorry. Ayan. Itong smoke visor nya. Ayan. So, bakit nagaganito? It helps mga katagumpay, lalo na kapag mainit ang panahon at nasa biyahe kayo. Taas nyo lang, or sa inyo, naiinitan kayo, taas nyo lang itong si nasa primary visor nyo, itong secondary, baba nyo lang. Para pumasok yung hangin at makahinga kayo. Okay? So, syempre, equipped with ICC, mga katagumpay, ito na may logo. So, ibig sabihin, pasok siya sa standards ng lahat ng LTO or kung ano man na manghuhuli yan. Large. Okay? So, ang size niya ay 7x1/4. Okay? Ayan. Gulay niya, ayan. Hindi ko na pwedeng sabihin kasi nakikita niyo naman. O, meron siyang orange, red, blue. Okay? So, dalawa yan mga katagumpay eh. Bakit? Yung iba, mas pinipili yung mas malinaw na helmet. Ang advantage ng mas ganito na medyo colorful ay syempre kita ka sa daan. Okay? Yun lang naman. Tapos, ang sasabi ko sa design niya, good para sa akin. Kasi mahilig ako mga katagumpay sa mga helmet na medyo parang sharp yung patusok yung ganito. Tapos, meron pa siyang parang wind, ano ba tawag dito? Wind patusok na hindi ko maintindihan. Pero, may tawag dito. May purpose pa mga tol. Nakalimutan ko lang. Okay? Bash nyo na lang ako sa comment. So, okay na okay to. Presyo mga katagumpay. Sumuturati, sabi nila, ang presyo nito ay nasa 6,000 to 7,000. So, ibig sabihin, depende pa rin sa panahon. Ganun yun eh, nagkataas yung market. So, sa 6,000 to 7,000, sobrang ganda na niya. Okay? Maganda. Yung loob, wala akong masabi sa pagkakagawa ng loob. Napaka-elegante. Okay? Ang dami niyang foam. Please. Sa nga pala, tip ko pagbibiligay ng helmet mga katagumpay, lagi nyong iisipin na kapag sinuot yung helmet at nasa store kayo, kailangan medyo gumagalaw ng konti. Konti lang ha, kasi kung hindi, masikip yun, masakit yun. Kailangan medyo gumagalaw-galaw ng konti. Konting-konti lang, yung parang kumikis-kis lang dun sa piece ninyo. Huwag naman masyadong maluwag, okay? Ayan, sabihin na muna natin to mga tol. So, ayan, pasok tayo mga katagumpay sa pagkuha ng lisensya. Pagkuha ng lisensya, most or usually, lagi natin sinasabi, kapag kukuha tayo ng lisensya, lagi natin sinasabi, ang kauna-unahang, pagkukuha tayo ng motor. Sorry, pagkukuha tayo ng motor, lisensya ang laging iniisip nila. So, pagkukuha tayo ng motor, mga tol, sorry ha, nagkamali ako. Mali yata yung intro ko kanina. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pagkuha ng motor. Ano ang mga requirements sa pagkuha ng motor? So, requirements sa pagkuha ng motor, mga katagumpay, una-una, dapat may lisensya ka, yun ang sinasabi ng iba. Pero hindi. Dapat, ang unang-una mong ginagawa, dapat meron kang dalawang valid ID. Kasi hindi ko makakuha ng lisensya kapag wala kang valid ID. At, bakit? Kung hindi man,
Kapag nawala yung lisensya mo, kailangan mo pa rin ng dalawang valid ID kasi kapag ka magpapanotaryo ka. Okay, bakit magpapanotaryo? Kapag nawala yung lisensya mo, kailangan mo magpanotaryo at kailangan meron kang dalawang valid ID. So, unang mong gagawin, dalawa dapat, meron kang government ID, 2 valid ID. Boom, in case na mawala yung lisensya mo. So, meron ka ng dalawang valid ID, kuha ka na ng lisensya kay LTO. Nabanggit ko na rin naman na medyo mahihirapan kayo ngayon kasi merong 15 hours seminar si LTO. Okay? So, yun lang. Tapos, kapag meron ka ng valid ID, ganito mga tol. Kapag nagpunta ka sa shop, punta lang kayo kay Yamaha. Kung nandito kayo sa Kabuyao, punta kayo sa Yamaha, Santa Rosa, sa Pulo. Ayan, sa Pulo naman, sa Sir Jose. Punta kayo kay Sir Jose. Punta kayo doon, dalhin nyo yung lisensya nyo. Tapos, dalawang valid ID, isang payroll. Okay na yun! Pili na kayo doon ng motor. Yun lang naman ang requirements ni Yamaha. So, isa pang tip mga katagumpay. Sabi nila, paano kapag walang payroll? Madali lang. Halimbawa, may nagpapadala sa inyo ng pera. Yung 3 months remittance sa inyo, pwede na yun. Okay. Maraming nagsasabi na, paano pag wala akong trabaho? Pinapadalhan lang ako ng tita ko, pinapadalhan lang ako ng mami ko. So, yun. Kung meron kayong dalawang valid ID, tapos lisensya, tapos yung remittance sa inyo. Okay? So, maraming nagsasabi sa akin, mga katagumpay, na maraming nagtatanong, minsan kasi may mga dealer na nagsasabi na paano yung mga dealer na naghahanap ng lisensya, hindi kami papakukuhanin ng motor kung wala kang lisensya. Harapatan nyo yun, mga katagumpay. Ganun talaga. Mas salute ako sa mga ganun dealer na naghahanap ng lisensya bago kayo pakuhanin ng motor. Magpasalamat kayo doon sa mga dealer na ganun. Kasi, mas okay yung ganun. Di ba? Kasi, bakit ka kukuha ng motor kung wala ka naman lisensya? Mahuhuli ka lang din. At the first place, halimbawa, kumuha ka ng motor, galing kang dealer, nahuli ka, okay lang yan, pakita mo yung permit to travel mo. Pero, ang one thing kasi mga katagumpay, na dapat yung ginagawa, bago kayo kumuha ng motor at maiwasan, maless nyo yung aksidente. Halimbawa, nakakita kayo ng motor, pakita nyo muna, mag-practice muna kayo sa ibang motor. Manghiram muna kayo ng motor, practice muna kayo just in case na wala pa kayong motor. Practice muna kayo para may pagmalaki na kayo sa bago niyong motor. Okay, motor na kayo. Para sanay na kayo. 'Yun yung advice ko bago kayo kumuha ng motor, okay? Syempre, bago kayo kumuha ng lisensya, meron dong test drive. Baksak agad kayo sa test drive. 'Di ba? Useless din. Dapat praktisado na kayo para pagpunta din niyo doon, set up na lahat. Alam niyo na yung gagawin niyo. Diba, test drive ka dito, test drive ka, meron ka lang lisensya, kukuha ka lisensya, test drive. Oh my God, test drive, wala akong alam sa motor. Hindi ganon. Practice ka muna sa motor ng tropa mo, para pagkuha mo ng lisensya, practice ka doon, sanay na, para pasa ka na agad doon. Siyempre, kailangan mo ipasa yung exam, okay? Tapos, seminar, ganon talaga, pasensya na, sa mga hindi pa nakakuha ng lisensya, merong 15 hours seminar. At, yun nga yung pinag-usapan ngayon sa government. Dagdag bayad na naman yan. Okay? So, ayon, giveaway! Paano ba tayo makapag-giveaway mga tagumpay? Eto, paano ko ba ito ibibigay sa inyo? Pakulo ko ngayon? So, una-unahan na lang siguro sa comment mga katagumpay. Ulit, kasi dun sa nanalo sa uniform, dun sa nanalo sa long sleeve natin, ayaw niyo magpa-announce mga katagumpay. Pero may nanalo lang isa. Siguro, papakita ko lang yung picture sa inyo kasi sabi ko, send na lang sa akin yung picture kapag napadala ko na yung rider jersey na napanalunan niya. So ngayon, medyo madami tayong mananalo. Yung mananalo, ito pala, isa lang to. Siyempre, dalawang shock. Ayan, isa lang yung mananalo ngayon. Bago to ah, bigay ng Crits Ligarda, ayan, sa Sampaloc, Manila. Punta lang kayo, sila yung pinakamurang dealer ng parts ng motor. Okay, Crits Ligarda, Sampaloc, Manila. Okay, pwede kayo magpalala move or mag-shipping. Search na lang sa Facebook, Crits Ligarda, tapos PN na lang siya. Okay, ito yung bigay ni Crits Ligarda sa atin. Tapos, ito, yung iba kasi napamigay ko na sa tropa, sorry. Tapos, itong iPhone cable. Okay? So, ito, ang mananalo na lang siguro mga katagumpay ay, magtatanong na lang siguro ulit ako. Okay? So, ano yung kauna-unahang, ang hirap magtanong. Okay! Kauna-unahang na-review natin ng motor na marahin ng boss natin. Okay? Comment nyo sa baba, kauna-unahang motor na na-review natin na andain ng boss natin kasi nga, first time pa lang natin mag-review ng motor, marahin daw tayo mali. Comment nyo sa baba,
Tapos, syempre, lagi nating rule, ito yung pananalunan nyo. Grand prize na natin ito ngayon. Okay? Syempre, itong lima, limang to, doon sa mga magko-comment sa baba pa rin na, syempre, parang pinaka-consolation prize na rin to na itamang sagot, pero hindi sila ang nauna. Ito yung nauna sagot na grand prize doon sa mga sasagot. Hauna-unahang motor na ni-review natin na marami tayong bash. Tapos, comment nyo sa baba kung ano yung title, full title ng video. Tapos, comment nyo yung pangalan nyo, address, kung saan ko ipapadala, tsaka contact number. Okay? Kumpay, sa mga mananalo, good luck. Papadala ko to sa inyo or kunin nyo na lang sa bahay. Sana taga-Kabuyaw lang ang manalo. Kasi kung malayo, papaship pa natin. Okay? So, yun lang. At, dagdag ko lang mga katagumpay. Please, ingat kayo palagi. Kung di naman kailangan magtrabaho sa trabaho, naiintindihan namin mga katagumpay. Tulad ko, government employee ako. Naiintindihan ko kayo na wala kayong kakainin kapag hindi kayo nagtrabaho. Ganun din ako, no work, no pay. Ganun talaga ang buhay. Pero mas gusto ko makakasama yung magulang ko. Kahit sakto lang yung kinakain natin, at least wala tayong sakit. Okay? So, yun lang. Ingat kayo palagi. Lagi kayong makikinig ng announcement ng government kasi yun ang legit. Alright? At huwag kayong makikinig sa mga fake news. Pag may nakita kayo, share agad. Huwag ganun. Ang share nyo yung mga legit na page tulad ng Kilagov, ganon, Gobramil, tsaka yung page ni President Duterte and GMA News. Ayan. Okay? So, maraming salamat mga katagumpay. Dito ko na tinatapos itong video ko. At maraming salamat sa pagsuporta. 30,000 subscriber na tayo mga katagumpay. Tuloy-tuloy lang. Kung bago ka palang sa channel ko, click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi. Okay, so maraming salamat, Fisherman. Pero mas gusto ko makakasama yung magulang ko. Kahit sakto lang yung kinakain natin, at least wala tayong sakit. Okay? So, yun lang. Ingat kayo palagi. Lagi kayong makikinig ng announcement ng government kasi yun ang legit. Alright? At huwag kayong makikinig sa mga fake news. Pag may nakita kayo, share agad. Huwag ganun. Ang share nyo yung mga legit na page tulad ng Kilagov, ganun, Gobramil, tsaka yung page ni President Duterte and GMA News. Ayan. Okay? So, maraming salamat mga katagumpay. Dito ko na tinatapos itong video ko. At maraming salamat sa pagsuporta. 30,000 subscriber na tayo mga katagumpay. Tuloy-tuloy lang. Kung bago ka pa lang sa channel ko, click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi. Okay, so maraming salamat, Fisherman.